Unit 2. Ang ating aralin ngayon ay ang pagdaragdag ay pagsasama-sama. Ang pagbabawas ay pag-aalis o pagtatanggal. Mayroon tayong suliranin isa at suliranin dalawa. Sa suliranin isa, ating sagutin gamit ang pagsasalarawan. Narito ang limang holen ni Ronald. Binigyan pa siya ng 2 holen ng kanyang kuya. Ilan lahat ang kanyang holen? Bilangin natin. Pagsamahin natin ang 5 holen at 2 holen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya si Ronald ay may 7 holen. Sa ating suliranin 2, halimbawang sa 7 holen ni Ronald ay ibinigay niya ang 3 sa kanyang pinsan, ilang holen ang natira kay Ronald? Ating sagutin gamit ang pagsasalarawan. Narito ang 7 holen niya. Ang 3 ay ibinigay niya sa kanyang pinsan. Ilan lahat ang natirang holen kay Ronald? 7 bawasan ng 3 ay 4. Kaya, 4 holen ang natira kay Ronald. Ipakita natin ang ilustrasyon sa pamamagitan ng paggamit ng pamilang na pangungusap. Lima, dagdagan ng 2 ay 7 o 5 + 2 = 7. Ang 2 numero na ating pinagsama ay tinatawag nating addends. At ang sagot sa pagsasama ay sum. Sa pagbabawas naman, 7 bawasan ng 3 ay 4. Binuwen ang tawag natin sa numero na ating babawasan. Subtrahend naman ang numero na ibabawas sa minuwen. Difference naman ang sagot sa pagbabawas. Ang pagdaragdag o addition ay pagsasama ng mga pangkat ng bagay. Ang mga bilang na pinagsasama ay tinatawag na addends. Ang plus ang simbolo na ginagamit sa pagdaragdag o addition. Ang sagot sa pagdaragdag ay tinatawag na sum. Ang equals ang simbolo na nagpapakita na pareho ang dami ng 2 pangkat. Halimbawa, bilangin natin ang mga mansanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na mansanas. Ang tawag natin dito ay addend. Dagdagan ng 1, 2, 3, 4 na mansanas. Ang tawag natin ulit dito ay addends. Ang 2 number na ito ay ating pinagsasama. Equals, ilan lahat ang mga mansanas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lahat ang mansanas. Ang tawag natin dito ay sum o sagot sa pagsasama o addition. 6 + 4 = 10 ay halimbawa ng pamilang na pangungusap o number sentence. Ito ay pangungusap na nagdaragdag. Ang proseso ng pag-aalis o pagtatanggal mula sa pangkat ng bagay ay tinatawag na pagbabawas o subtraction. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bag. Bawasan natin ng 1, 2, 3, 4, 5. Bawasan natin ng 4.
ilan ang matitira? Isa. Isang bag na lang ang natira. Minuwend ang tawag natin sa bilang na babawasan. Subtrahend naman ang tawag sa number na magbabawas sa minuend. At difference naman ang sagot sa pagbabawas. Ang minuend ay bilang na binabawasan. Ang subtrahend ay ang bilang na binabawas. Ang difference ang sagot sa pagbabawas. Ating tandaan yan, mga bata. Sa ating pagsasanay isa, basahin ang suliranin. Ilarawan ito sa pamamagitan ng guhit na larawan o diagram. Pagkatapos, ay isulat ang pamilang na pangungusap o number sentence. May 8 pula at 4 na birding lobo. Ilan lahat ang lobo? Nakapulot si Ronald ng 2 shell. Nakapulot naman si Michelle ng 10. Ilan lahat ang napulot nilang shell? Si Anna ay may 5 bola. At si Maria ay may 4. Ilan lahat ang bola nila? Sa ating pagsasanay dalawa, basahin ang bawat suliranin. Ilarawan ito sa pamamagitan ng diagram. Pagkatapos, isulat ang pamilang na pangungusap. May 10 bata sa pangkat. Umalis ang 6. Ilan ang naiwan? Umiinom si Leia ng 8 basong tubig sa isang araw. Kung 2 basong tubig ang naiinom niya sa umaga, ilang basong tubig ang dapat pa niyang mainom? May 10 ibon sa hawla. Lumipad ang 5. Ilang ibon ang natira sa hawla? Sa ating pagsasanay 3, lagyan ng check ang bilog ng tamang pamilang na pangungusap. Ilan lahat ang elepante? Ilan ang natirang ibon? Ilan ang mga lobo kapag pinagsama-sama? Ilan lahat ang mga bata? Ilan ang mga batang natira? Pagsasanay 4, kulayan ang bilog na may tamang sagot. Pumili ang nanay ng 13 hinog na mangga. Ibinigay niya ang 8 sa kanyang mga anak na babae. Ilan ang natirang mangga? May 6 na berde at 5 pulang isda. Ilan lahat ang isda? Si Karen ay may 3 lapis sa bag. Inilagay niya ang 7 pang lapis. Ilan lahat ang lapis niya sa bag? Naganda si Lisa ng 5 kulay kahel at 3 kulay pulang plato. Ilan lahat ang inihandang plato ni Lisa? May 14 na kamatis. Kung hilaw ang siyam, ilan ang hinog? Pagsasanay 5, isulat ang pamilang na pangungusap para sa bawat isa. May 5 batang babae at 4 na batang lalaki sa pangkat. Ilan lahat ang bata sa pangkat? May 10 ibon sa sanga. Lumipad ang 4. Ilang ibon ang natira? 6 na batang babae ang naglalaro habang 3 naman ay nag-aaral. Ilan lahat ang mga batang babae? May 10 isda sa aquarium. Dinagdagan ni Gail ng 2 pang isda. Ilan lahat ang isda? May 8 bata sa pangkat. Kung ang 2 ay umuwi na, ilang bata ang naiwan? Gawaing bahay. Hanapin ang mensahe. Tulungan natin ang batang babae na makauwi sa kanilang bahay. Isulat ang letrang kaugnay ng wastong pamilang na pangungusap bilang sagot.
Ikalawa, iguhit ang tamang bilang ng prutas upang mabuo sa hinihinging bilang. Isulat ang pamilang na pangungusap. Salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam! The borrowed materials like songs, stories, poems, photos, brand names, trademarks, videos, and others used in this material for educational purposes are owned by their respective copyright holders. Credit goes to their original owners. The author does not represent nor claim any ownership over them.